As defined by law, cultural heritage refers to the totality of cultural property preserved and developed through time and passed on to posterity. Cultural property refers to all products of human creativity by which a people and a nation reveal their identity. These include churches, mosques, and other places of worship, schools, and natural history specimens and sites, whether public or privately owned, movable or immovable, and tangible or intangible. In this series of lectures, esteemed educators from our national university lend pertinent discussions, thus open academic discourses on Philippine cultural heritage relating to their respective fields of discipline and expertise. These can and may be used as resource materials for further learning and study. Distinguished visual artist Joey Tanedo talks about how our culture is misunderstood and unappreciated by most Filipinos. According to him, a greater majority of us do not know or are unaware of its value, hence we forget. He emphasizes that our cultural heritage is wealth that must be loved and protected, for if not, we have nothing. Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ngayon magkakaroon ng isang maikling diskurso tungkol sa tinatawag natin na kamalayan o sa ordinaryong salita, tinatawag nating kultura. Kadalasan, maraming maling pagkaintindi sa kultura o sa madaling salita o sa Pilipino, sa totoong esensya ay kamalayan. Pag-uusapan natin ano yung mga pagkukulang na sa pagkaintindi. Kaya nga ang ating pinag-uusapan ay mga yamang di nakikilala o mga yamang di kilala. Marami tayong yaman sa ating kultura na hindi na namamalayan ng mga tao o hindi na nakikilala o hindi na nila na natatandaan. At ngayon, pag-uusapan natin ano itong mga ito at paano natin mareremedyohan ang sitwasyon. Ang disenyo o ang mga laman ng kultura, lagi natin sinasabi, magkaugnay lagi ang kultura at sining. Bigyan natin ng kahulugan, ang kultura ay kamalayan na namamanifest sa sining. At ang sining ay isang pagsalamin sa kaisipan o laman ng kamalayan. Ang sining natin o sining ng halos lahat ng tao ay nanggagaling sa relasyon sa kalikasan. Halimbawa, sa Pilipinas, ang ganda-ganda ng ating kapaligiran, so doon nanggagaling ang ating yaman. Sa dami ng ating mga magagandang tanawin, magagandang resources, naging mayaman din ang ating mga manifestasyon ng sining tulad sa musika, naging inspirasyon sa panunulat, no? Naging inspirasyon sa paggawa ng mga paghabi at mga iba pang sining visual. At sa mahabang panahon, ito ay basihan magmula pa nung araw at dapat hanggang ngayon dahil hindi pa naman nawawala yung ganda ng ating kapaligiran na pwedeng basihan ng sining. Ang isang halimbawa ng ating pagtingin sa kalikasan ay yung mga galaw ng mga hayop
naging basihan ng ibang galaw sa sayaw. Ang mga halaman na nasa kapaligiran ay naging basihan ng mga disenyo sa paghabi. Pati na ibang mga hayop na nasa dagat ay naging basihan din ng paghabi ng ating mga katutubo. Pero ano ba nangyayari ngayon? Dahil sa maling pagkaintindi sa salitang kultura or siguro hilaw na pagkaintindi sa salitang kultura, ito'y nabibigyan ng ibang dahilan. Halimbawa, pag sinabing ako'y nag-a-apply ng trabaho bilang cultural dancer sa Japan, Philippine cultural dancer ba ako? No? Ano mong kultura ang aking pinamamahagi? Or pag sinabi natin na nagyayaya tayo ng mga turista, pero pagyabang ang ating kultura, pero mali ang konteksto. Kadalasan, dahil sa pagiging komersyal ng kamalayan, halimbawa, yung mga bihis at yung mga katutubong anyo ay itinuturing na lang na pan-display sa turista. Hindi na naaalala ng mga karamihan na tayo yun. No? Ito ay nagiging novelty. Pati yung mga simbolo ng dangal tulad ng tattoo ay hindi na inikilala at hindi na rin ginagalang. Na ang nangyayari ay kung sino-sino lang gusto magpalagay nito dahil nakikita nila sa mass media, pa-i-request na ilagay kahit hindi nararapat sa kanila o hindi sila dapat parangalan ng simbolong yun. Hindi ang ating musika, hindi na umulad, no? Or mabagal ang pag-unlad dahil iba na ang in-appreciate ng mga tao. No? Yung mga musika nating sarili ay dahan-dahan lumilipis dahil siyempre hindi nakakakuha ng pondo at hindi kumikita yung gumagawa ng musika. Pati yung ating pananamit ay minsan napapagtawa na nala. Minsan naka-witness ako no, ng isang pangyayari na kung saan yung mga estudyante sa elementarya pinagtawanan yung isang performance sa isang eskwelahan dahil sa kanilang kasuotan. Ito yata ay hindi tama at dapat siguro ito dapat po malaki. Pati yung mga sayaw na minsan tinuturing na lang bilang archival. Hindi na pineperform sa publiko, hindi na isinasayaw. Kung meron man ay pinipili na lang at yung mga iba ay namamali pa ang konteksto ng paggamit. Yung mga iba pang mga pagsasalarawan ng kulturang Pilipino ay nabibigyan na lang ng assignment sa mga pan-display, pagpapakita ng dekorasyon. Hindi ito nadadama o hindi ito nararamdaman bilang parte ng kaluluwa o parte ng kamalayan. At yung mga ibang gamit natin, hindi natin alam kung saanang galing ang disenyo, ano yung kasaysayan nito. No? Hindi pa rin natin alam or hindi natin napapag-aralan sa formal na edukasyon. Hindi itinuturo sa eskwelahan. Magkos ang tinuturo sa karamihan ng sa eskwelahan natin ay lalo na sa mga bata sa primary at secondary education, yung mas kanluranin. Or sabi nila, kailangan mas kunlarunin kasi magagamit sa pag-unlad sa ekonomiya. Ang mga kabataan natin ngayon na nag-aaral sa eskwelahan ay inuhubog bilang mga bata na kulang ang kalaman sa sarili, kulang ang paglalaman sa kaluluwa. Mas nalalaman nila or mas itinuturo sa kanila yung hindi kanila. At ang mga sarili nating kultura ay naisasantabi na lamang sa sinasabi nila ay para lang doon yan sa mga liblib.
kabundukan at mga atrasadong tao. Isang dahilan din ng pagnipis ng kamalayan pagkultura ay ang pagliit ng lugar ng ating mga katutubo na tagapagtago o tagapag-ipon ng yaman natin sa kultura. Nawawalan sila ng lugar dahil nawawalan sila ng mga lupa at ito ay naagaw sa pangalan ng negosyo at ng tubo. Magmula pa nung araw, pilit nang itinataboy yung ating sariling kamalayan o yung ating sariling sining, no, na refleksyon ng ating kultura. Palagay ko, or siguro sabi natin, isang estilo ito ng pananakop, no, dahil maraming sumakop sa atin at naging kolonya, maraming impluensya na pumapasok sa atin na nanatili hanggang ngayon. Lalo lang ngayon, sa paglawak ng komunikasyon, pagdating ng internet, pagdating ng social media, mas maraming ideya ang kumakalat galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko naman sinasabi, hindi naman natin sinasabing masama sa internet o social media. Ang sinasabi lang natin, kulang ang materialis na inilalagay natin sa sarili nating audience o sa hindi natin inilalabas yung mga materialis na dapat natin ipagmalaki. Bagkos, tayo ay sumusunod dun sa mga lumalabas sa na nakikita lang natin sa galing sa ibang lugar o galing sa ibang kamalayan. Well, ang epekto nito ay nakikilala natin, mas nakikilala natin ang mga produkto at mga produkto ang pinabibili sa atin. Dahil kadalasan sa internet or ano, ay nagtitinda rin ng produkto, mas maraming temptation, no? Na bilhin to dahil ito'y nakikita lagi-lagi sa isang medium, maaaring sa TV rin, maaaring sa dyaryo, pero malakas sa internet. Ang nagiging resulta ay mas nalalaman ng ating mga kabataan yung hugis ng mga tatak ng produkto dahil ito ang nakalabas dun sa kanilang mga pinapanood, sa kanilang nababasa, o kahit na sa mga billboard, kahit na sa mga dyaryo. Ito lagi ay nakalabas at ito lagi ay nagsasabing, bilhin mo ko. No? Yung pagpapakilala ng brand ay ang pag-anyaya sa pagbili at paglakas ng konsumo ng mga produktong ito. Lalong-lalo na, in-influensya nito yung ating mga values. No? Ay, hindi siguro ako matagumpay pag wala akong kotse. Hindi siguro ako matagumpay kung hindi mo ang European yung bahay ko. No, yung ganung aspeto ng kamalayan ay lumalaganap, no? Dahil sa mga impluwensya ng nakikita, nababasa at naririnig. Ito ang sinasabi nating epekto ng globalisasyon. Hindi naman natin sinasabing pwede natin ito labanan kasi kasali tayo rito eh. Hindi naman natin sinasabing hindi tayo pwede lumahok. Ang pwede lang natin sabihin sa larangan ng globalisasyon ay maganda siguro na lumaban tayo sa ating sariling lakas. Hindi tayo yung sunod-sunuran sa mga idinidikta ng mga nagbebenta o naggagawa ng pulisiya. Maaring o mas mararapat dapat na tayo ay magkaroon ng sariling weapon, ano? Para lumaban ng patas sa larangan ng globalisasyon. Sa ngayon, ang ating sistema ng pag-aaral ay nakatutok doon sa pag-develop lang ng skills ng ating mga kabataan na nakikita natin sa panibagong curriculum. Nagde-develop tayo ng mga tawag na skilled workers na hindi masyado nag-aanalisa. So, nagiging pasibo ang mga estudyante natin at nagiging sunod-sunuran lang sa mga iba-ibang ideya. Lalo na sa pagtingin sa ilos at aktibidad, kultura, sining ng ibang lugar.
parang ito ang nagiging halimbawa ng tamang pagkilos. Sa ating paaralan, ay maraming laganap na ganito. No? Hindi lang sa edukasyon sa primary, sa elementarya, sa high school, kahit minsan sa college, sa kolehiyo, lagana pa rin ang edukasyon na nagkukulang sa pagtuturo ng nilalaman at yung kaluluwa niloloob ng kulturang Pilipino o yung kamalayang Pilipino. Yun ang natututunan nila batay sa mga curriculum at mga standards na siniset ng mga eskwelahan. Wala na ba pag-asa? Siguro, hindi ganun kadali, pero meron pwedeng gawin. Ang pwede natin gawin ay isang malalim na pag-aaral ng kulturang Pilipino. Ibig sabihin natin dito, hindi yung pag-aaral na formal. Pwede naman magkaroon ng pag-aaral sa larangan ng hindi formal. Pwede naman hindi sa eskwelahan. Pwedeng ang pag-aaral o pagkilala ng kultura ay pwedeng maranasan sa araw-araw na buhay. Ang paggawang popular at sumagamit ng katutubong disenyo, halimbawa, na may galang at may pagmamalaki. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam na yabang sa sarili o pagbibigay ng pagmamalaki sa sarili. Na siguro darating yung panahon na pag maraming nang nagmamalaki sa sarili nating pagka-Pilipino, ay dadating sa antas na pagmamalaki ng lugar ng Pilipinas. Ang napakapayak ng mga proseso, hindi ito may struktura, kundi ito ay paggamit lamang ng mga disenyo araw-araw, pag-awit ng mga tugtog, no? Mga awit, tugtog, minsan pag-aaral ng literatura. Ang pag-aaral ng katutubong disenyo, awitin, literatura, ay isang malakas na pag-ugnay ng ating mga kabataan sa kanilang nakaraan, sa kanilang kasaysayan. So, ang isang importante rin o yung mahalagang magiging papel ng pag-aaral ng sariling kultura at sining ay ang pag-uugnay ng tao sa sarili niyang kasaysayan at sa kasaysayan ng bansa. Pwede naman, hindi naman tayo nananatiling makalumay pag sinabi natin gawin natin o gamitin natin yung mga disenyo o yung pag-iisip na Pilipino. Pwede naman gamitin sa yung magagandang disenyo sa bagong anyo. No? Pwede, hindi naman dapat makaluma. Pwede rin yung pagpapahalaga sa ganda ng disenyo na gagamitin sa araw-araw. Yung mga ritual na ginagawa ng ating mga kababayan sa ibang lugar ay dahan-dahan natin makikilala. Sa ngayon, hindi. Pero pag nagtanong na yung mga tao bakit may ganyang disenyo, bakit may ganyang awitin, ito yung napapag-aralan nila na galing to sa isang ritual o ito isang pinapractice sa isang pangyayari sa isang lugar. Sa fashion, pwede natin gawin, ano? Isang makabagong paggamit ng disenyo na Pilipino na hindi kailangan na napaka-stricto lang na nananatili dun sa lumang paggamit. No? Pambabae, panlalaking disenyo. Halimbawa yung lakub, isang sining, isang sining na ginagamit dati sa Mindanao at malapit nang mawala, ay nagawang popular ulit at bumalik ulit. At isang paraan ng paggawang popular nito ay ang paggawa nito sa isang gamit ng disenyo nito sa ating mga building, sa mga postes sa building. No? Minsan, sabi nila, paano nakakapagdagdag ng pag-aaral to? Yung mga hindi may alam ng ating mga katutubong disenyo, nagtatak sila. Ano ba ito? No, nag-umpisa sila magtanong. Doon sa pagtatanong, doon nagsisimula ang pag-aaral. So habang nilalabas natin, nilalatag natin sa kanila, lalo silang nagtatanong at lalo silang nag-aaral. At tuloy-tuloy din natin ilalagay, ilalatag pa rin, at ihahayag, ano yung mga magagandang disenyo? Ang ganda-ganda nito, ano ito?
So pwede natin sabihin na may paliwanag na yon ay pinalaki nating mga telang yakan, mga paghabi ng banig sa Palawan na hindi nila alam. Na yung paggamit natin sa mga public spaces ng mga disenyo at yung paggamit ng mga awit, sana yung ating mga musikero ay magamitin din ang mga struktura ng ating sariling musika, nagbibigay din ng interes. So, ito yung mga halimbawa na kung paano ginagamit bilang palamuti yung ating mga disenyo. No? Ang kanyang function ay para makita, matutunan, at pag-isipan. So, hindi sinasabi natin, meron tayong mga katutubong disenyo, katutubong musika, hindi naman to dapat manatiling makaluma. Ito ay pwede rin gamitin sa bago, sa tamang konteksto nito. Iwasan lang natin mabastos, no? Para malaman natin, pinapag-aralan natin ano yung kanyang mga gamit, paano siya ginagamit, at paano natin gagamitin sa nawasto sa bagong panahon. Sa ganitong paraan, natututunan natin ang ating kaluluwa. Natututunan ng mga Pilipino sino sila, ano yung sinasabi natin ng kanilang buod ng kanilang kultura o buod ng kamalayan na nakita sa sining. Sa ganitong paraan, binabaliktad naman natin. Ang sining ang nagpapakilala ng buod ng kamalayan. Pwede naman itong baliktaran eh. Isang paalala, ang kulturang pamanang lahi, ang cultural heritage, ay isang yaman na dapat natin mahalin ang ipagtanggol. Kung wala ito, wala tayong kahit ano. Mawawala ang Pilipino. Mawawala ang esensya ng Pilipino. Magiging tao lang tayo na walang pagkakilala o walang identity. So, siguro, isang maikling diskurso para magbigay ng ideya kung paano natin may papakita sa paraan na nagagamit araw-araw at hindi masyadong formal. Ako si Professor Joey Tanedo ng Kolehiyo ng Sining Bisual ng Universidad ng Pilipinas. Isa po akong manggagawa sa sining. Maraming salamat.